Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. May tanong po ako sa inyo. Ano? Sino po dito sa bahay meron pong krusipiho, imahin at puon ng krusipiho? Taas ng kamay. Wala gano. Sino po dito may imahin o puon ng Mahal na Birhen? Wala rin gano. Sino po dito may puon ay imahin ng Santo Niño? Oh, di ba? Halos lahat nagtaas ang kamay. Anong meron sa Santo Niño? At hindi lang sa mga bahay mo yan makikita, sa mga tindahan, sa palengke, no? Sa grocery store, department store, no? Eh talagang makikita natin ang imahe ng Santo Niño. Anong meron sa Santo Niño? Eh ang simbolo ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang krusipiho, krus. At tayo, ang dambana na ito ay nakatalaga, hindi lang kay San Pascual Bailon, kundi pambansang dambana ng Mahal na Birhen sa Lambao. Pero anong meron sa Santo Niño? Una, kaya malapit sa atin ito, una, kasi ito yung unang imahe na dumating sa Pilipinas. Kaya di ba noong 2021, bagamat pandemya, pinagdiwang natin ang ikalimang daan, 500 years of Christianity, pagiging Katolikong Kristiyano, dumating sa atin. No? Ngayon, 503 na. At, mga kapatid, pangalawa, kaya malapit sa atin yung imahe ng Santo Niño dahil nakaka-relate tayo doon. Lahat naman tayo, di ba? Naging bata. Amen? Wala naman dito sumulpot, malaki na eh, di ba? Wala naman. Lahat tayo naging bata. At ginagawa natin, no? Yung iba nagiging fixated o yung iba, dahil lang tutuwa, no? Eh ginagawa katulad nung kung ano yung kanyang trabaho o profession. No? Kunwari, yung iba, doktor, makakita ka, no? Sa ospital, merong imahe ng Santo Niño na nakabihis, doktor. Meron niyang stethoscope pa, no? Na Santo Niño. O kaya, kapag may nag-iingay, nagpaparada ng Santo Niño, may mga bombero, di ba? Makikita mo, doon sa taas ng sasakyan ng ano bombero, may imahe ng Santo Niño. At hindi lang imahe, nakabihis din yung Santo Niño ng pangbombero. No? Nung isang araw, nagmisa po kami sa bilangguan, di ba, nasa harap po noon ay yung police station, meron din po silang imahe ng Santo Niño. At dahil ang mga nakalagay doon, syempre, mga pulis, yung Santo Niño ay nakabihis, pulis. Pero tandaan ha, paalala, ang debosyon ay may limitasyon. Hindi pwedeng gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Bihisan kung anong trip mong pagbihis sa Niño. E paano kung ang trabaho mo, boksingero? Halangang bihisan mo si Jesus ng boksingero, may abs pa, malaking muscle. Wag naman ha. O kaya, ang trabaho mo eh, ikaw isa kang parlorista. Baka pahawakin mo si Jesus ng blower at ng gunting. Wag naman. Lahat ay may limitasyon ha. Eh, yung iba, ginagawa, hindi na mukhang Niño. Mukha ng Niña. Dahil ang Panginoong Jesucristo, binibihisan ng kung ano-anong pambabae. May limitasyon. O kaya, nakakatuwa nga, di ba? Nakakatuwa na sa iba't ibang department store, tindahan, pamilihan, no? May imahe ng Santo Niño, nandun yung pananampalataya ng tao. Pero ang nakalulungkot din sa kabilang banda
anong katabi ng Santo Niño? Ano katabi ng Santo Niño? Kumakaway na pusa. Palaka o kaya matabang tao. Eh bakit ganun? Ang pananampalataya mo ba'y naghihingalo? Ang pananampalataya mo ay 50-50. 50 kay Lord, 50 kay pusa. Sasabihin na naman, wala naman pong masama, wala naman pong mawawala. Meron! Ilang beses ko na yung paulit-ulit na sinasabi, may nawawala yung pananampalataya mo sa Diyos dahil mas naniniwala ka sa kumakaway na pusa na yan. Na yan ang magdadala sa'yo ng swerte. O usapang swerte, yung imahe ng Santo Niño, meron na rin Santo Niño de Swerte. O hindi ko po yan babasbasan ha. Humanap kayo na ibang pare ang babasbas dyan. Kapag may pagpapabasbas. Yung Santo Niño na may coins, na may daladalang ano. Bakit? Kasi pampaswerte daw. Pati si Lord dinamay sa pampaswerte. Kaya nga, mga minamahal ko mga paalala ha. Ito'y huling paalala sa inyo. Huwag na po kayong bumili ng Santo Niño de Swerte na yan. Ha? Huwag po kayong bibili. Ah, kapatid, pangalawa, bakit malapit? Pangatlo, bakit malapit sa atin ang Santo Niño? Ay dahil sa panawagan ng Panginoon sa mabuting balita na narinig natin sa araw na ito. Anong sabi? Tumulad sa bata. Childlike. Tumulad. Hindi mag-isip bata. Hindi childish. Ah, kay laki-laki mo, bubonjing-bonjing. Kay laki-laki, nagtatantrums. Kay laki-laki, nagwawala pag hindi nasunod yung kanyang gusto. Hindi po makakapasok sa langit. No? Yung mga nagtatantrums, I mean, no? Yung mga nag-iisip bata. Pangalawa, hindi sinabing, ang sinasabi maging katulad ng bata. Hindi po sinasabi, magmukhang bata. Magkaiba po yun, ha? Kasi kahit anong banat mo sa mukha mo, hindi ka makakapasok sa langit. Kahit anong pagpapaganda mo sa labas, kung yung nasa loob mo'y bulok, hindi ka makapapasok ng langit. At dami mong pera sa pagpapaganda pag may lumapit sa iyong bata na namamalimos ang sungit-sungit mo. Diba? Marami kang pera sa pagpapaganda. Pero sa pangtulong sa kapwa, wala. At mga minamahal ko mga kapatid, ano ba ang pagiging bata? Pagtulad pala sa bata. Ang bata, natural na mabuti. And we are created by God naturally good. Wala namang nilikha ang Diyos ng masamang tao. Pero bakit ang tao nagiging masama? Bakit ang mga bata natututong magmura, mag-bad finger, magsinungaling? Bakit? Kasi narinig at nakikita sa matatanda. Tandaan ninyo mga minamahal ko mga kapatid, anumang nakikita, anumang naririnig ng bata, ito'y totoo at mabuti para sa kanila. Kaya nga yung bata kapag tinanong mo, anong pangalan ng tatay mo? Anong pangalan ng nanay mo? Nasabihin po, demonita, Satanas. Bakit? Kapag nag-aaway yung mag-asawa, yun yung tinatawag. At yun yung tumatatak sa isip ng bata. Naririnig niya ito, nakikita niya ito, parang normal lang yun. Kaya huwag kayong magtaka kung yung bata, inaaway ka. Kasi baka mamaya, narinig at nakikita ng bata sa atin na nag-aaway-aaway tayo. Maliwanag? No? Kung ano ang nakikita, kung ano ang naririnig, iyon ay mabuti at totoo para sa kanila. Kaya, imbis na, mga kapatid, turuan ng mali, eh, yun pa nga eh, kung bakit yung bata,
natututong magsinungaling? Eh dahil din sa ating mga matatanda. Halimbawa, gusto mong mag-apply ng 4Ps. Gusto mong mag-scholarship. Ano sasabihin mo? Hoy, anak ha, sabihin mo, mahirap tayo. Sabihin mo, wala tayong TV. No? Para maka-apply tayo ng 4Ps o scholarship. O anong tatatak sa bata? Magsinungaling! Kasi tayo ang nagturo na magsinungaling sa kanila. Magsinungaling sila sa iba. Kaya imbis na masama, kasalanan, pangit ang ituro sa bata, maging mabuting ehemplo tayo, maging mabuting halimbawa tayo sa mga bata. At pangalawa, no? Nakalungkot eh, no? Una pang nalalaman ng batang magmura kaysa magpo at opo. Una pang natututunan ng batang mag-bad finger kaysa magmano. Ito'y unti-unting nang nawawala. Mas nauna pang natututunan ng bata yung TikTok kaysa mag-sign of the cross at yung mga panalangin ng ating pananampalataya. Kasi baka mamaya, pati yung magulang, hindi alam ang ama namin at abagi noong Maria. Kapag ako nagbibinyag, nako, maniwala po kayo, hindi kabisado ang ama namin at abagi noong Maria. Ano ituturo sa bata? Eh, TikTok. Sasabihin, ay, ang galing naman ng anak ko, marunong nang magmura. Natutuwa pa. Kaysa sa turuan ng mabuting asal. At sa huli, anong sabi sa mabuting balita na ating narinig kanina? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Tayong mga matatanda ay maging daan para ang mga bata at mga kabataan na ito ay mapalapit sa Diyos. Mapalapit sa Diyos. Hindi ka hahadlang para sila'y mapalapit sa Panginoon. Nagpapaalam sa iyo yung naano, yung bata. Gusto ko pong magsakristan. Gusto ko pong maglingkod kay Lord. Tapos pagbabawalan mo, mag-choir, mag-PCY, mag-leko, mag-children's choir. Pagbabawalan mo, eh tayo humakad lang para sila'y mapalapit sa Panginoon. O kaya, nag-aaya yung bata, magsimba. Tapos sasabihin mo, di, mag-mall na lang tayo. Ano tatatak sa bata na okay lang mag-mall pag Linggo at wag nang magsimba? Pero, kung nakikita ng bata, araw-araw kayo nagdadasal, palagi kayo nagdadasal bago kumain, Linggo-Linggo kayo nagsisimba, yun yung tatatak sa kanila eh. Na kahit wala na tayo sa mundong ito, ipagpapatuloy nila ang mga bagay na ito. Nasanay silang magsimba, sanay silang magdasal araw-araw. At mga kapatid, ang pinakamalupit, tinatakot natin yung mga bata pag gusto nating suwayin. Oy, tahimik ka, magagalit si Lord. Magagalit si Lord. Oy, huwag ka maingay, magagalit si Mama Mary. Oy, behave, behave. Andiyan na si Father, magagalit yun. Eh, ginagawa nyo kaming panakot. Paano mapapalapit yung mga bata sa amin? Paano mapapalapit ang bata sa Diyos kung ang ini-instill natin sa utak nila, nagagalit ang Diyos? Masungit si Mama Mary. Nagagalit si Father. Ano tatatak? Kaya malayo ang loob ng mga bata kasi tinatakot natin, ginagawa nating panakot ang Diyos, ang mga santo at si Father. Kaya yung mga bata, malayo sa Diyos. Huwag nyo kaming gawing panakot, ha? Huwag nyo pong sasabihin, oy, papagalitan ka ni Father, magagalit si Lord. Huwag nyo po kaming gawing panakot, ha? Para nang sa gayon yung mga batang ito ay mapalapit sa Diyos. Maliwanag, kung gusto nating mapunta ng langit, tumulad
sa bata. Hindi lang magmukhang bata. Hindi mag-isip bata, kundi maging inosente sa paggawa ng kasalanan. Maging mabuting halimbawa sa kanila. At hayaan natin ang mga bata, ang mga kabataan na ito, ay mapalapit sa Diyos. Amen.